Pero pong mag-asawa na matagal nang nagkahiwalay, dumating ang sandali na itong si Mrs. gusto nang makipagbalikan sa kanyang mister. Kaya ang ginawa ni Mrs., siya ay sumulat para sa kanyang mister. At ito po yung nilalaman ng kanyang sulat. Sabi ni Mrs., "Mahal kong Johnny, matagal na tayong nagkahiwalay. Ito na ang tamang pagkakataon na muli nating ibalik ang tamis ng ating pagmamahalan. Ako'y labis na nananabik sa init ng iyong yakap sa magdamag. Kaya't hiling ko lang sa'yo, sana muli tayong magsama. Nagmamahal, Maria." P.S. Nabalitaan kong tumama ka sa loto ng 5 milyon. Kailan ka uuwi? Mga minamahal kong mga kapatid, isang palatandaan na tinanggap natin ng Espiritu Santo ay yung kakayahang makapagpatawad ka at makipagkasundo ka sa isang tao. Kumikilos ang Espiritu Santo sa tuwing nagiging daluyan tayo ng pagkakasundo, nagiging daluyan tayo ng pagpapatawad ng Diyos. Sa Ebanghelyo na ating napakinggan, tinanggap ng mga alagad ang Espiritu Santo upang maging daluyan sila ng biyaya ng pagpapatawad ng Diyos. Ang simbahang gusali na ating pinupuntahan upang tayo ay magkasama-sama, ito ay patuloy na nagiging lugar ng presensya ng Diyos na puno ng habag at awa, ng Diyos na handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Ang simbahan na ating pinupuntahan at ginagalawan, ito ay binubuo ng mga makasalanan. Tayong lahat na naririto, bahagi ng simbahan, tayo'y mga makasalanan na naghahanap palagi ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya nga't pinananatili ang simbahan na umiiral dahil sa paggalaw at patnubay ng Espiritu Santo. Ito po ang binibigyan natin ng halaga sa araw na ito ng pagdiriwang ng Pentecostes. Ang sandali na kung saan bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad sa Mahal na Birheng Maria. Tinanggap nila ang biyaya ng Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy upang sila'y lukuban ng Espiritu Santo at maging daan ng pagpapatawad, maging daan ng biyaya ng Diyos. Itinuturo po sa atin ng simbahan na ang Espiritu Santo ay buhay ng simbahan. The Holy Spirit is the vital principle of the Church. The Holy Spirit gives life to the Church. Katulad po ng katawan ng tao, tayo'y nabubuhay dahil meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. Kapag simulang umalis, humiwalay ang kaluluwa sa katawan ng tao, hindi na po siya mabubuhay, siya'y mamamatay, siya'y tatawaging bangkay. Ang kaluluwa, ang espiritu, ang nagbibigay buhay sa katawan ng tao. Ganun din po ang itinuturo sa simbahan. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay upang manatiling buhay ang simbahan, magpatuloy sa kanyang misyon ang simbahan dahil sa patnubay at paggabay ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan po ng patuloy na paggabay ng Espiritu Santo, palagi nating natatamo ang pagpapatawad ng Diyos. Palagi nating nakakamtan ang habag at awa ng Diyos. Ang simbahan, mananatiling lugar ng presensya ng Diyos na handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa linggong ito, sa araw na ito ng pagdiriwang ng Pentecostes, na kung saan ang mga alagad ay pinuspos ng Espiritu Santo, maging ang ating Mahal na Birheng Maria, tayong lahat nawa, mga miyembro ng simbahan, puspusin tayo ng Espiritu Santo
upang tayong lahat ay pabanalin, maging kalugod-lugod tayo sa harap ng ating Panginoon. We need the inspiration of the Holy Spirit in order for us to follow Christ. Ang kabutihan na taglay-taglay natin, ang kakayahan nating magpatawad, ang kakayahan nating magmahal ng ating kapwa, ito ay inspirasyon ng banal na Espiritu. Gumagalaw sa ating buhay ang banal na Espiritu kung kaya tayo ay nagiging tunay na mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Sana sa linggong ito, ito ang ating ipagdasal. Ang bawat isa na sa ating komunidad, ang bawat miyembro ng simbahan, ang bawat Kristiyano, ang bawat binyagan na patuloy na panahanan ng Espiritu Santo upang maisakatuparan ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ni Kristo. Upang patuloy nating palaganapin ang kabutihan ng Diyos. Upang tumahak tayo sa landas ng kabanalan. Pagdasal natin ang simbahan. Ipagdasal natin ang miyembro ng simbahan. Sapagkat tayong lahat ay naglalakbay dito sa lupa. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi tayo mabubuhay bilang isang mananampalataya, bilang isang simbahan, kung tayo ay malayo sa presensya ng Diyos, kung tayo ay malayo sa presensya ng Espiritu Santo. Kaya nga po, ito ang ating panalangin. Halina, Espiritu Santo, manahan ka sa amin, ngayon at kailanman. Amen.